Ayun, no? Bagong Pilipinas, bagong mukha daw. Muli po, live tayo, Coach Oli News PH. Diretso po tayo agad ha, dito sa balita at hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. At tingnan natin kung anong masasabi nyo dito sa bagong, kung may bago na namang video si Kong Tebes. Ayan at pag-usapan po natin. Buti pa po ito si Kong Tebes, sumasagot sa mga pinagsasabi sa kanya. Pero ito, alam nyo, ito si Secretary Abalos at Secretary Boying, talagang nililigaw ang mga topic. Ewan ko ba, bakit ganun sila naturingan silang secretary, sila ang mahilig magpa-presscon, pero pag hinihingan mo ng ebidensya, ayaw naman maglabas ng ebidensya. Ebe ano bang nangyayari sa Pilipinas? Puro na lang ba tayo bintangan ng bintangan? Ano ba tayo? Mag-iimbestiga o magmamarites? Sana, pag may paratang, may ebidensya. Buti ito si Kong Tebes, sumasagot. Pero ito, tanong ko po sa inyo. Mamaya po natin pag-usapan ang inyong mga sagot. Bakit ba ang isang tao ay ngumungiwi? Ganun, ano, parang kambing, ngumungiwi. Ha? Yung iba tawag ngiwik. Yung ibang ngiwi. Bakit nga ba? Kasi tinawag ni Kong Tebes itong si Abalos ng nagngingiwi. Ayan ha. Panoorin nyo muna yung buong video at saka tayo magbibigay ng komentaryo. Dismayado si Interior Secretary Binhor Abalos sa tinuran ng kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Tevez. Matapos na hindi nito siputi ng unang araw ng pagdinig ng DOJ hinggil sa murder complaints laban sa kongresista. Abalos, ang pinasasabi mo, hindi kami sumipot sa preliminary investigation. Hindi ka ba nag-research or bopols ka lang talaga? Ano po pwede ng tao? Wala namang sampina. Ako, paano kayo nalukluk yan sa posisyon nyo? Ayaw ko sa inyo. Abalos, ano sabi mo? Lalabas ang katotohanan. Alam mo, ang pinaka-katotohanan na dapat nyong ilabas, yung hinihingi kong case number. Di ba? Sabi nyo, malakas ang kaso nyo laban sa akin sa Digamo case. Ano nga yung case number? Di ba? Kung walang case number, di walang kaso. Oh. Katotohanan, labas ko yung case number. Oh, dahil kung walang case number, di sinungaling ka. Isa pa, sabi nyo, nagawa nyo na lahat. Kung nagawa nyo na lahat, naimbestigahan nyo na ba lahat ng angulo? Di ba? Kung hindi nyo pa naimbestigahan lahat ng angulo, di hindi nyo pa nagawa ang lahat. Saan yung katotohanan dun sa mga dino-drawing-drawing mo, di ba? Yung may mga nakamask na tao, nilagyan nyo ng mga pangalan. Paano nyo nakilala yung mga tao na nakamask? Saan yung katotohanan dun? Sabay ngayon, mga nag-recant pa. Saan yung katotohanan dun? And you make sure that justice will be done here, Mr. Tebes. Isa pa, Abalos. Bakit ako na agad pinagbibintangan mo? Di ba hindi nyo pa nga na-iimbestigan lahat ang angulo? Sabay ngayon, nakapuntirya na kayo sa akin. Ako na kaagad yung suspect nyo. Bakit nakaturo na kayo sa akin? Mali yun eh, di ba? Kanina lang may isang balita, sabi ng NBI na dapat tingnan lahat ng angulo. Sa inyo, hindi pa, wala pang investigasyon or hindi man kompleto, ako na kaagad. You are so fixed on me already. That's wrong. Mali. At the end of the day, the arbiter will be the people. Ano sabi mo, Abalos? At the end of the day, the arbiter will be the people. Ngayon, trial by publicity, di ba? Ang naghuhusga ng kaso ay korte, di ba? Hindi taong bayan. So, ewan ko kung anong batas na sinusunod nyo. Basta sa akin, ang alam ko, sa batas, korte ang naghuhusga ng kaso. Sa ngayon, sa lagay nga ngayon, kahit sa trial by publicity, halos hindi na naniniwala yung tao sa inyo eh. Dahil nung una pa lang, nang husga na kayo kaagad na wala pang investigasyon. Ngayon, nakikita na natin at ng karamihan, bumabaliktad na yung hangin. Na-obvious na yung mga script nyo na hindi tama. Puro pang husga, walang investigasyon at walang mga pruweba. Ay, naku. Gumawa na kayo ng sine. Baka umasenso pa kayo sa movie industry. Sabi, meron pang isa, boss. Alam nyo, ingatan nyo yung itsura nyo sa camera, boss. Sobrang obvious na yung pagkangiwi ng mukha nyo. Di na maganda tingnan, masyado ng halata. At hindi siya magandang example para sa isang opisyal. Hindi talaga maganda. Hindi dapat tularan. Ngiwing-ngiwing yung itsura nyo. Talaga, look at your face in the camera or in the mirror. Sobrang ngiwi. Ang pangit tingnan. Okay, thank you. Ayan po ang video ni
Kong Tebe, so pag-usapan natin ha. Okay, grabe to. Ang kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Matapos na hindi nito siputin ang unang araw ng pagdinig ng DOJ hinggil sa murder complaints laban sa kongresista. Abalos, ang pinagsasabi mo, hindi kami sumipot sa preliminary investigation. Hindi ka ba nag-research or bopols ka lang talaga? Ano po pwede yung tao? Wala namang sampina. Ito po ang hindi ko talaga, ito common to, hindi lang po to kay Abalos, ha, sinabihan, na hindi ka ba talaga nag-research o bopols ka lang talaga? No, pero ito ay common kay ano eh, kay SOJ Boying at saka dito kay Secretary Abalos. Parang hindi sila nag-research. Paano nga a-attend kung walang sampina? Hindi ba nila nauunawaan yon? Ito naman si ano, parang tiririt. Yung ano, yung chuariwap. Oh, sinabi ni Boying, inulit ni Abalos. Abay, pambihira. Parang chuariwap to si... Hindi, di ko po tinatawag na chuariwap po kayo ha. Para lang po. Kasi sinabi na nga ni Boying, tapos sinagot na ng kampo ni Teves na wala silang sampina. So instead na kinorek nito si Abalos, chumawariwap pa. Inulit pa. Be research. Hindi ka naman basta pupunta. Eh, kahit ako eh. Pupunta ka ba nung wala kang sampina? Anak na. Ano ba namang nangyayari sa mga sekretary natin, no? Ako, paano kayo nalukluk yan sa posisyon nyo? Ano ko sa inyo? Abalos. Paano daw sila nalukluk sa posisyon nila? Ako sa tingin ko, malakas. Ganun naman eh. Hindi na ito dahil sa magaling ang kanilang trabaho. Eh nakikita naman natin ngayon eh. Puro case closed. Wala namang ebidensya. Malakas kay Mamsi. No, may iwasan ba natin na yan ang iniisip ng taong bayan? Hindi, magtanong po kayo sa marami. Basta ang secretary, malakas kay ma'am, si ayos na. Ganyan ang tingin ng taong bayan, mapatotoo man to o hindi. Eh parang ganyan ang nangyayari. Pero pag ikaw ay secretary, hindi ka malakas, tanggatanggaling ka agad. No, eh tingnan mo magagaling nating secretary, tinanggal agad. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie. Mga magagaling yan na talagang tumulong sa kanila ng eleksyon, tinanggal. Bakit? Hindi type ni ma'am si. O, eh, yun po ang sagot ko sa inyo, Kong Tebes. Eh, wala. Eh, ito ay panahon ng palakasan sa babae. Ano sabi mo? Lalabas ang katotohanan. Alam mo, ang pinaka katotohanan na dapat niyong ilabas, yung hinihingi kong case number. Di ba? Sabi niyo, malakas ang kaso niyo laban sa akin sa Digamo case. Ano nga yung case number? Di ba? Kung walang case number, di walang kaso. Yun ang hindi ko maintindihan, mga abogado tong mga ito. Kung walang case number, di walang kaso. Ngayon, hinihingi yung case number, hindi sumasagot si Secretary Abalos. Ulit, inuulit ni Secretary Abalos yung ginagawa ni Boying, Secretary Boying. Nagiging chuariwap ata ito si Abalos kay Boying. O sunod-sunuran ba ito? O talagang nagagaya lang niya dahil parehas sila ng ewan ko kung saan sila nagkaparehas. Pero galing po yan sa inyo. May kaso si Kong Tebes. Iwasan po natin magbintang. Iwasan na po natin yung magpa-presscon na hindi nyo kayang ibigay ang ebidensya pag hiningi sa inyo. Ito, panawagan lang sa mga sekretary ni Ma'am Xi, sa mga sekretary ng Bansang Pilipinas na matitipuno. Kawawa naman kasi ang tao pag napapagbintangan, ipe-presscon, basta na lang i-chismis. Tapos pag hiningan ng ebidensya, tameme naman kayo. Ulit, tameme kayo eh. Sana pag kayo nagpa-presscon, handa kayo ibigay yung ebidensya. Tapos huwag niyong sasabihin sa hukuman sumagot. Sa presscon niyo binitawan eh. Siyempre, sa media sasagot si Teves. Sana lang, mga sir. Ha? Sana lang po. Handa kayo ibigay ang ebidensya. Handa kayong sumagot sa ebidensya. Kung hindi nyo kayang ibigay ang ebidensya sa media, huwag na kayong magsalita sa media. Kung sa hukuman nyo ibibigay ang ebidensya, sa hukuman na rin kayo magsalita. Yan po ay pagiging patas. Sana po makinig din si President Marcos. Pakisabihan yung mga sekretary ninyo mahihilig sa presscon. Kung hindi kayang patunayan, kung hindi handa magbigay ng ebidensya, eh huwag naman po naninira ng tao. Asaan? Pakisagot. Asaan ang case number? Kung hindi, sinungaling. Ano ang kamag-anak ng sinungaling? Katotohanan. Labas po yung case number. Dahil kung walang case number, di sinungaling ka. Anong kabag-anak ng sinungaling? Hindi ko na alam. Kayo na sumagot. Isa pa. Sabi nyo, nagawa nyo na lahat. Kung nagawa nyo na lahat, naimbestigahan nyo na ba lahat ng angulo? Di ba? Kung hindi nyo pa naimbestigahan lahat ng angulo, di hindi nyo pa nagawa ang lahat. Sa pagsinungaling. Pag ito hindi magawa, hindi masagot, dapat matanong din ito eh. Sinabi kasi ni Abalos, binanggit ko po yan sa live ko kagabi. Ha? Nagawa niya ng lahat.
Naimbestigahan ba sila, Janice? Kotsole, bakit naman si Janice? Tatandaan nyo po, pag namatay ang asawa, dapat ang unang iniimbestigahan, kapamilya. Kasi marami pong sa namamatay ang asawa, may love triangle, may insurance issue, at iba't iba pa. Ang tanong, naimbestigahan nyo ba si Janice? Yan po ay hindi pagbibintang kay Mayor Janice. Ito po ay nangyayari sa buong mundo. Unless kakaiba na naman ang Pilipinas. Secretary Abalos, nagawa mo ng lahat. Naimbestigahan mo ba si Mayor Ferrari? Mayor Sleeveless, yung mga kamag-anak, naimbestigahan ninyo? Nagawa nyo ng lahat? O nagawa nyo ng lahat paano ipitin sila Tevez? Sila Tevez at sila Tevez lang. Ito po ah, makikinig po tayo. Hindi po ako kumakampi kay Tevez or what. Pero ang hinahanap natin dito, hustisya. Magpresenta ng tamang ebidensya, hindi magpresenta ng presscon. Kung sa tutuusin, nung una nga, ulitin ko ha, medyo naduda pa nga ako kay DJ Bantag. No? Nung pumasok yung issue na yon. Tapos nung pinapanood at pinapanood ko, makikita nyo naman sa live, medyo kakaiba. Nagiging batas tayo ng presscon. Kaya naniwala ako na si DJ Bantag, inosente. At nakita natin, nilagay dyan ni PRRD, etc., etc. Nung pumasok naman tong issue kay Tevez, syempre, tiningnan ko pa rin. Pero saglit lang akong tumingin kasi sabi ko, yung issue kay Tevez, napanood ko na kay DJ Bantag. Same scenario eh. Same. Puro bintangan lang, walang ebidensya. Kaya sabi ko, ay nakuulitin. At may kasunod pa to malamang. Itong Bantag, Tevez issue, may isusunod pa sila dyan. Pag nasampahan na to ng kaso, hindi na pwede pag-usapan. Bago manahimik, tandaan ninyo, bago na ano, yung patahimik na kay Bantag, pumasok yung issue kay Tevez. Bago yan, bago matahimik itong issue kay Tevez, meron ang nakahanda na naman yung panibagong issue silang bubuksan. Saan yung katotohanan dun sa mga dino-drawing-drawing mo, di ba? Yung may mga nakamas na tao, nilagyan nyo ng mga pangalan. Paano nyo nakilala yung mga tao na nakamas? Saan yung katotohanan dun? Sabay ngayon, mga nag-recant pa. Oh, saan yung katotohanan dun? And you make sure that... Ito na si Epi. I will make sure. Sekretaryo FPJ Abalos. I will make sure. Justice will be done here. Justice will be done here, Mr. Tevez. Yung paborito nito nung kabataan niya si FPJ. Mr. Tevez. Oh, isa pa Abalos. Bakit ako na agad pinagbibintangan mo? Di ba hindi nyo pa nga na iimbestigan lahat ang angulo? Ah, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nung unang tinitingnan ko tong kaso nung kay Tevez, sabi ko napanood ko na ito. Una, higit sa lahat kay Secretary Boying. Pangalawa, ito kay Secretary Abalos. Sabi ko, magkakadalawang yan eh. Hindi ko nga alam kung nangingiwi na rin si Abalos. Kasi syempre, di ba, birds of the same feather flock together. Hindi ko alam. Sabi niya, ngiwi daw si Abalos. Ewan ko kung si Secretary Boying ngiwi din ba. Hindi ko alam ha. Sabay ngayon, nakapuntirya na kayo sa akin. Ako na kaagad yung suspect nyo. Oh, bakit nakaturo na kayo sa akin? Mali yun eh. Diba? Kanina lang may isang balita, sabi ng NBI na dapat tingnan lahat ng anggulo. Oh, sa inyo, hindi pa, wala pang investigasyon or hindi man kompleto, ako na kaagad. You are so fixed on me already. That's wrong. Mali. At the end of the day, the arbiter will be the people. Ano sabi mo? Yan. The end of the day, the arbiter will be the people. Ito po, ang pinaka-problema niyong dalawa, Secretary Abalos, Secretary Boying. Yan po ay laging sinasabi sa inyo ni Attorney Panelo. Ba't hindi ba kayo makinig doon sa mga matitipunong abogado, matatalino? Hindi po ang huhusga ay mga taong bayan. Husgado. Huwag po natin gawing public trial ito. Tapos gusto nyong gawing public trial, pag hiningan kayo ng ebidensya, iniiwas nyo yung sagot. No, yung isa sasabihin, face the music, harapin ang batas, harapin ang... Puro kayo ganyan. Puro lang kayo bintang. Ewan ko kayo mga tambaluslos defenders. Ito mga tambaluslos bashers natin na nanonood. Hindi nyo ba nakikita? Puro sila bintang, ayaw naman sagutin. Iniiwasan nila yung tanong. Bakit? Walang ebidensya. Kung may ebidensya kayo, pakisagot. Anong case number? Oh, Abalos, at the end of the day, the arbiter will be the people. Yan, trial by publicity. Ano diba? Na? Ang naghuhusga ng kaso ay korte. Diba? Ano hindi na? Taong bayan. So, ewan ko kung anong batas na sinusunod nyo. Basta sa akin, ang alam ko, sa batas, korte ang naghuhusga ng kaso. Eh, sa ngayon, sa lagay nga ngayon, kahit sa trial by publicity, halos hindi na naniniwala yung tao sa inyo eh. Then, nung una pa lang, nang husga na kayo kaagad na wala pang investigasyon. Ngayon, nakikita na natin at ng karamihan, bumabaliktad na yung hangin.
na obvious na yung mga script nyo na hindi tama. Puro panghusga, walang investigasyon at walang mga pruweba. Walang ebidensya. Wala. Hinga mo ng ebidensya yan, iibahin nila ang istorya. Ay, naku. Gumawa na kayo ng sine. Baka umasenso pa kayo sa movie industry. Sabi, meron pang isa, boss. Alam nyo, ingatan nyo yung itsura nyo sa camera, boss. Sobrang obvious yung pagkangiwi ng mukha nyo. Sobrang obvious yung pagkangiwi ng... Ako, may tanong lang ako, ha. Sobrang obvious daw ng pagkangiwi ng mukha nyo. Bakit ba, Kong Tebes? Hindi, tanong ko lang sa inyo. Kong Tebes at sa mga tao, bakit ba nangingiwi ang isang tao? Hindi, kasi baka mamaya may sakit, eh. Hindi naman natin pwedeng questionin kung may sakit ang isang tao, di ba? Bakit ba nangingiwi ang isang tao? At sino yung nyo? Meron pa ba akong hindi alam? Nang alam ko, sinasabi nila, nangingiwi daw si President Marcos. Sito si Abalos. Bakit ba nangingiwi? Bakit, I mean, dumadami naman ata ang ngiwi sa... Ewan ko, di ko nga alam kung bakit, eh. Ang tawag nila kay President Marcos, ngiwik. O, eh, siguro pinagsamang ngiwi tsaka wik. Eh, di ba, alam naman natin yun ang pinagsasabi ng mga tao. Eh, di natin alam kung ano yung ngiwi. Abi, sabi ni June, may pulbos ang ipin, coach. Aba, nagpupulbos. Ako po yung nagpupulbos sa mukha, pero hindi sa ipin. Ha? Bako, bakit naman naglalagay ng pulbos sa ipin? O, yan ang mga komentaryo. John Paul, Abalos, Simulya, Katapang, mga tambaloslos din. Ay, ano ba ibig sabihin ng tambaloslos? In your ambition, don't be tambaloslos. Para sa akin, ha, ang ibig sabihin dyan ni BP Sara, ang tambaloslos ay parang kung kayo may ambisyon, eh huwag niyong kuhanin sa maling paraan. Parang ganun ang datingan sa akin yan. Walang masama sa ambisyon. Normal, dapat ang tao ay mag-ambisyon. Never stop ambitioning. Huwag tayong hihinto sa pag-aambisyon, pero... Kailangan gawin ng tama. Abutin ang ambisyon sa tamang paraan. Huwag maging tambaloslos. O, basta tayo. Baka na Bell's palsy siya. Ah, na Bell's palsy na ba ito? Hindi, may kaibigan din kasi akong ganyan eh. Ah, na Bell's palsy. Pero ano yun eh? Huwag ko na ikwento ang buhay. Baka sabihin, nagbibintang tayo. Nasobrahan sa Coke. Naku, Diyos ko po. Delikado pala yung Coca-Cola. Sign ng na-stroke. Ah, na-stroke na ba ito? Na-stroke na ba si Marcos at saka si Abalos? Sign daw yun ng na-stroke. Naku, eh wag naman. Kawawa naman ko na-stroke. Diretso tayo. Hindi na maganda tinang masyado ng halata at hindi siya magandang example para sa isang opisyal. Masyado ng, hindi na maganda tingnan, masyado ng halata. Kayo ba nahalataan nyo? Halataan nyo na ba? Naku, grabe. Hindi talaga maganda. Hindi dapat tularan. Ngiwi-ngiwi yung itsura nyo. Talaga, look at your face in the camera or in the mirror. Sobrang ngiwi. Ang pangit tingnan. Okay, thank you. Ayan, ayan, ayan. May katanungan, Secretary Abalos. Tingnan nyo daw yung mukha ninyo sa salamin. Masyado na daw obvious. Ayan. O, tanong po yan sa inyo, Secretary Abalos. Sa tingin nyo po ba kayong tumingin sa salamin? Kayo din ang sumagot. O, ano, judgment nyo? Masyado na bang halata na kayo ay ngiwi? Na-obvious na kaya ng mga tao? Kasi sabi, yan na po ang sinabi ni Kong Tebes. Masyado ng obvious. Naku, mag-iingat po tayo pagharap sa camera. Ha? Di, hindi kasi daw magandang halimbawa. Siyempre, tutularan kayo ng taong bayan. Eh, public official, tapos ngiwi. No? I mean, hindi ko alam kung bakit po kayo ngiwi or totoo po ba ito. Hayaan natin, gaya ng sabi ninyo, ibabalik ko lang po sa inyo. Ang mag-uusga rito, at the end of the day, ulitin ko lang po ang inyong sinabi, Secretary Abalos. At the end of the day, ang magiging arbiter ay ang taong bayan. Agree man ako sa inyo or hindi, pero gamitin ko para sa inyo. Ang alin? At the end of the day, taong bayan din naman ang maghuhusga, ang magiging arbiter kung kayo po ay ngiwi or hindi. At bakit po kayo ngiwi? Tao rin ang maghuhusga. So parang binalik sa inyo ni Kong Tebes yun. Sa katunayan, hindi dapat to public trial. Dapat sa husgado kayo nagsasampa. But since binabanggit nyo na tao ang magiging arbiter, anong sa tingin ninyo? Eto, tanong ko sa mga manunood. Tanong ko sa mga taong bayan. Totoo ba ang sinasabi ni Kong Tebes na ngiwi si Secretary Abalos? At kung sa tingin nyo totoo, bakit siyang ngiwi? E pati na rin si President Marcos. Yun ang sinasabi ng taong bayan eh. Ngiwi daw si President Marcos. Ngiwik pa nga eh. Ngiwi na, wik pa. Ito ba ay may katotohanan? At bakit ngiwik? Again, ang magiging arbiter ay ang taong bayan. Kayo na po humusga.